will be biased. Okay? Kapag ka hindi mean stationary ang series, your estimates will be biased. Meaning, the expected value of beta there, may beta dyan, the expected value of beta will not be equal to the true parameter beta. So, either yung estimates ninyo mas mataas or mas mababa kaysa dun sa totoong population parameter. Yung assumption 2, ang sinasabi niya, if assumption 2 is not satisfied, yung meron stationary, your estimates will still be unbiased, hindi maapektuhan yung unbiasedness ng estimates, but rather, ang naapektuhan is the standard error. And if the standard error is affected, what will happen? Mali ang inference, maapektuhan ng hypothesis testing ninyo. Yung inferences ninyo will be wrong. Okay? Similarly, for number 3, kapag ka, mayroong autocorrelation, the estimates will still be unbiased. Ibig sabihin, the expected value of beta will be equal to the true population, to the true population parameter. Pero, yung standard error ninyo will be wrong. At yung standard error kasi ang purpose niyan is for hypothesis testing, for inference. So kung mali yung inyong standard error, your inference will be wrong as well, will be incorrect as well. So yun yung sinasabi ng Gauss-Markov theorem within the context of OLS or OLS being a best linear unbiased estimator. Now, going back, no, pag titingnan natin, makikita natin yung stationarity very important kasi dalawang beses siya. Meron siyang mean stationarity and variance stationarity. And that's why we devote some slides for stationarity. Anong ibig sabihin kapag ka stationarity? Stationarity, ang sinasabi ng stationarity, when the process deviates from the mean, it has to go back sooner or later. Yun yung tinatawag nila ng mean reverting. Now, ang more important question is, bakit kailangan maging mean reverting yung time, yung process? It's because yung lahat ng mga statistics na makukuha ninyo, means, variances, covariances, will only be useful predictors or descriptors of future behavior kapag ka-stationary siya. And it makes sense, kasi kung halimbawa, meron kang isang series that is largely increasing in size, hindi mo pwedeng gamitin, magiging underestimated. Kung gagamitin mo ito, itong data na to, to predict future behavior, underestimated. Kasi it's largely growing in size over time. That makes sense, diba? So ang sinasabi natin is that, what is the relevance of stationarity? One, it is important for forecasting. Hindi tayo pwedeng makapag-forecast kung ang basis ng forecast natin ay exclusive. Nag-explode yung data mo, hindi ka pwedeng mag-forecast based on that particular data. And second, this was already pointed out by Mike during the last modeling meeting, to avoid spurious regressions. So for example, kung palagang merong positive trend dun sa dalawang series, two or more series, pagka ni-regress ninyo itong dalawang series na to, chances are that you will have, it, the estimates will show a positive correlation shift. Kahit na completely walang, kahit na yung relationship has no complete sense. Like for example, GDP and sabi nga ni Francis last time, yung population ng rabbits, both of them are increasing over time. Pagka niregress mo sila, more or less magkakaroon ka ng estimates that will exhibit a positive relationship. Spurious regression. So, yun yung isa sa mga, dalawa sa mga bagay na importante when we talk of stationarity. And there are many reasons for non-stationarity. So, for example, meron mga series talaga that are growing over time. Like GDP, specifically yung GDP ng China, no? Nag-explode talaga siya, especially during the last decade. Meron namang mga series, there are series that have become less volatile, so it is natawag nilang non-variance stationarity. So, for example, no, before inflation, before nagkaroon ng inflation targeting, it's allowed to fluctuate within a narrow band. Pero nung nagkaroon na ng inflation targeting, lumiit na yung pag-fluctuate niya. So if you look at the data in its entirety, hindi variance stationary yung data. And then there are also changes in information technology, sa institutions, sa macroeconomic policies that may make your series not covariance stationary. Kapag sinabi hindi covariance stationary, this has something to do with autocorrelation. So ang sinasabi niyan, yung error mo ngayon dun sa time series is correlated with your error in the past and correlated in the future. Ibig sabihin, hindi siya time dependent. We don't like that.
hindi natin gusto yun. So, business assumption natin, kailangan mo ito correlation. Precisely because naapektuhan niya yung standard error. And the inference would be wrong if we base our inference on that incorrect standard error. And then, there are also, kailangan natin malaman kung stationary o hindi yung data, then there are many ways. Sa Stata naman or any standard econometric software like EVs or SPSS, meron namang mga test for stationarity. These are routines. Basically, yung test for stationarity is autoregressive model. So, autoregressive, parang ganyan yung form niya. Oh. Meron siyang makikita ninyo YT as a function of log values. So, autoregressive siya. Most of the canned routines in econometric softwares are autoregressive models. And yung kanilang null hypothesis dyan would be the series has to be true. Essentially, ang tinatest, Mike, ang tinatest dito yung phi, no? Phi is equal to 1. Ano ibig sabihin pag phi is equal to 1? The series has a unit root. So, ang implication noon is that the series is non-stationary. So, ang gusto natin is to reject the null hypothesis. Mike already discussed, and I think he's going to give further details in terms of hands-on. Meron Dickey Fuller, meron augmented Dickey Fuller. I just want to add that there is also a Dickey Fuller generalized least squares. Essentially, this is the ano rin siya, para din siyang ADF, auto-augmented Dickey Fuller test, except that yung series has been transformed by generalized least squares. Ang kagandahan nito, kapag ka-transform mo yung generalized least squares, meron siyang mga na, meron siyang nako-correct kapag lalong-lalo na when there is an unknown form of heteroscedasticity. So ako as a researcher, ang bias ko is to use the GLS because I always, pagdating sa nasa empirical work, mas gusto ko ang i-assume yung conservative side, which is I don't know. So hindi ko alam yung general form of heteroscedasticity, then I would use the GLS. And at the same time, meron mga studies like Stock and Watson, sinasabi nila is that the FGLS is superior to the augmented Dickey Fuller in detecting near non-stationarity in small sample sizes. So ito lang yung mga dapat, mga kumbaga, we have to keep in mind when we do the stationarity testing for stationarity. So I just provided here some the output for the FGLS. Ito yun. So, simple lang siya. Sa Stata, all you have to do is to use the FGLS. Yung D1 dyan, so you can perform in level or in difference. Yung D1 dyan, ibig sabihin yan first difference. So, pag may D1 dot, ang tinetest ninyo is the stationarity sa first difference. So, I provided some output here. Makikita ninyo there are many lags, no? Dun sa typical output ng FGLS. Merong mga different lags. Tapos dun sa baba, merong tatlo na basis kung ano yung kukunin ninyo na optimal lag. One is the Nang-Peron, the other one is the Schwarz criterion, and the other one, the last one, is the Akaki information. So, makikita ninyo iba-iba, no, based dun sa tatlong yan, iba-iba yung lag, yung nire-recommend nila na lags. Yung kay Nang-Peron is 1, kay SC is 1, and kay Akaki is 1, is 2. Ako, pag ako ang mamimili, I prefer the Schwarz criterion. Kasi yung Schwarz criterion, consistent siya. And at the same time, yung kasing Akaiki information, mayroon siyang tendency to favor models that are over-parameterized. Ano yung sabi pag over-parameterized? Maraming log models. Mas gusto niya mas maraming log. And I don't, other than the ideal consistency, pag kasi over-parameterized, konti ang degrees of freedom nyo. Lalo na kung konti lang yung data. So, mas gusto natin na parsimony use. So, Schwarz criterion, kung ako mamimili, Schwarz criterion. So, here, if you choose log 1, pag pinili nyo yung log 1, you have, it is the test statistics that is negative 2.897, and you have a 10% critical value of negative 2.96. Question, do you reject or not reject the null?
ang null hypothesis dito is similar to the null hypothesis of unit root. So may unit root, ang null hypothesis natin is may unit root. Question, kung yung pag tinignan ninyo yung log 1, do you reject or not reject the null? Ano yung ang rejection region natin is that? Kapag ka, ha? Ano ang rejection region? Region? In absolute value. Pero sinasabi mo reject? Are you saying it's reject? It's reject. Cannot reject or reject? Sige, babe. Ang rejection natin kasi, sir, correct mo ako kung mali ha. Ang rejection region is kapag ka your test statistics is greater than your critical value. So in this case, if that is the criteria for rejection of the null hypothesis, do we reject or not reject? Reject or not reject? Cannot reject. Ha? Cannot reject. Hindi natin ma-reject. Tama ba? Yes or no? Cannot reject. Cannot reject. Bakit? Kasi negative, yung absolute value niya is lower than the critical value. So cannot reject. So in this case, ang ating conclusion is that merong unit root. Yes or no? Tama ba? Clarify ha kung tama yung sinasabi ko. Clarify, okay. So, ganun yun. So, in any case, so ganyan yung output na makikita ninyo. And ang gusto natin sabihin is that there are many ways, meron kayong makikitang maraming numbers dyan. As a researcher, tingnan na lang ninyo kung ano yung pipiliin, gagamitin ninyo para masabi ninyo, para magamit ninyo yung information such that makapag-reject kayo or not reject in terms of testing for stationarity. Now, closely related dun sa idea ng stationarity is co-integration. So every time mag-search ka ng stationarity sa Google, eventually makakakita ka ng term na co-integration or they are discussed together. Ang sinasabi lang ng co-integration is that when the two or more series share any stochastic trend, yung linear combination ng series na yun should be stationary, then they are co-integrated. So yung pagka nagkaroon na ng linear combination yung dalawang series na pwede yung stationary, yung linear combination niya will be stationary or IO. Ang co-integration is often associated with long-run relationships. And there are two ways. Meron dalawang ways para ma-check natin ang co-integration. One is we just want to check for the presence of co-integration. May co-integration ba or wala? And then the other one is we need to test the number of co-integrating vectors. And why do we want that? Kasi yung ARDL, the autoregressive distributed log, is only applicable when you have at most one co-integrating relationship. When you have pagka more than one, then hindi na pwedeng gamitin ng ARDL. It has to be a vector or regression model or vector or autoregression. Okay? So first, punta tayo dun sa testing for the presence of co-integration. Testing for the presence of co-integration, meron tayong tinatawag na Engel and Granger EDF test. This is a two-step process wherein yung first is magkakaroon ng, i-regress mo yung model, tapos kukunin ninyo yung residual, ipipredict ninyo yung residual, and then you test the residual for the presence of unit root. Okay? Yung typical na output nandito sa harapan is something like this. So in this case, ano to? Reject or not reject? Yung test statistics is -2.332. Tingnan lang natin yung 10% na critical value, -2.065. Reject or not reject? Ha? Cannot reject. Hindi natin ma-reject, no? So anong conclusion? What is the conclusion here? If you cannot reject the null hypothesis of unit root, ibig sabihin, the variables are not co-integrated. Bakit hindi? Kasi sabi natin, anong idea ng co-integration? Co-integration is that the linear combination of
the series has to be I/O. You stationary siya dapat. Okay? Dito, ang gusto ko lang i-share na information is that medyo technical kasi ang co-integration. So, medyo technical siya. So, it's up to you to look into it. No, tingnan ninyo during your downtime. Pero dito kasi sa co-integration, meron silang tinatawag na normalizing vector. So, yung normalizing vector na yun, if it's known, then yung distribution ng critical values can be used here. Yung Dickey-Fuller distribution can be used. Okay? But in cases that the normalizing vector is not known, then you have to use the one that is found in Hamilton. Yung sa libro ni Hamilton. So it's just an information that you might want to keep in mind every time you use this kind of testing. Okay? So yung pangalawa naman, what we wanted is to test for the number of co-integrating vector. Yung nga sabi natin, no? Kasi yung ARDL only applicable kapag ka at most one co-integrating vector. When it is more than one, then it has to be in vector correction. So, halimbawa, nag-test kayo nag-test kayo using Johansen test, no? Ang Johansen test is just Johans sa data. So, halimbawa, nag-test kayo, tapos nakita niyo that you have at most two co-integrating vector, then automatic ang modeling strategy niyo would not be ARDL anymore. Okay, hindi na ARDL, kumbaga completely eliminated na yung strategy ng ARDL. So pinakita dito sa I put here the typical output of the Johansen test. Yung panel, yung pinakamataas na panel, yan yung computed statistics. Yung mababang pa, itong numbers dito sa mababang panel, ito yung table. Ito yung critical values. So how do you interpret this? There is a null hypothesis there. Ang sinasabi niyan is that null hypothesis is yung co-integrating relationship nyo is at most zero. Nakuha? Kita ninyo to? Ito zero. So, ibig sabihin, ang null ninyo is that at most zero co-integrating relationship. So, paano nyo malalaman? Punta kayo dito sa may three statistics and then you compare it here. In this case, anong reject or not reject? The null hypothesis that there is at most zero co-integrating relationship. Reject or not reject? Cannot reject. Yes? Cannot reject. Tama? Arky? Tama ba? Huh? Yung mga nagsistat dito, sino mga nagsistat? Viv, nagsistat ka diba? Oh, hindi, pero reject or not reject? So, yung kasabi ko diba, ang ating null hypothesis is that at most zero co-integrating relationship, punta ka dito, i-compare mo dito. Because the mababa, mas mataas ito, kumpara dito, this is the critical value and this one is the computed. The computed value is greater than the critical, reject or not reject? Reject. So, ganun. So, kung na-reject yan, ano ibig sabihin? There is, at most, hindi natin matatanggap yung null hypothesis, there is at most zero co-integrating. So, kung ganun, punta tayo sa 1. Compare. At most 1. 3 versus 15. Smaller. Therefore, cannot reject. So, ang ating conclusion is that there is at most 1 co-integrating relationship. Okay, so ganyan yung makikita ninyo pagka in-invoke ninyo yung pangalan na yung command na Johans sa state. So ito yung sinasabi natin na based sa co-integrating, dun sa test ng number of co-integrating equation at saka sa stationarity, we can craft, parang meron tayong makakraft na modeling strategies. So pag titingnan natin, kung based dun sa Johansen test natin, and you found out that there is no co-integrating relationship, even though it's stationary at I0, stationary at I1, or some are I1 or some are I0, then it's just OLS. OLS lang ganito yung redefine. Pero syempre, kung stationary at I1, the first difference naman na yung to make the series stationary. Yes or no? Follow? Okay. So kung
makikita natin ARDL ang ating modeling strategy. Okay? Kung at most 1, kung at most 0 yung co-integrating equation, we use OLS. Kung at most 1 co-integrating equation, we use ARDL. Kung it's more than 1, then vector error na yun. Vector, kasi marami na. Hindi kasi kayang i-capture ng single run yung relationship kung more than 1 yung co-integrating. So, ang sinasabi niyan is that we have to use vecem. Do not ask me about vecem, hindi ko kala niyan. Okay, mag-ARDL lang muna tayo. Kasi I'm learning also along the way kasi gawa nga ng math. So, meron din mga mistakes. So, if you see mistakes sa discussion, then feel free to point it out. Now, benefits of ARDL. One benefit of ARDL is that it has an error correction representation. Kapag meron kang error correction representation, then you can analyze the short run and long run relationships of the variables. Tapos ang ARDL kasi, nakita ninyo, naka-angkla kasi siya sa regression routine niya. So OLS lang yan. So it's very easy to implement and the implementation is very easy as well. And at the same time, maganda siya kasi it can accommodate series that are integrated IO or I1. Okay, IO or I1. IO or I1. Anyway, later na. Tapos it can also accommodate different logs in Y and X. Okay, so dun sa makikita natin mamaya, pwede tayong magpasok ng iba't ibang number of logs. Pwede yung Y1 mo can have log 1. Yung X1 nyo can have log 2. Yung X3 nyo can have log 4, and etc. etc. And it can be accommodated by the estimator. Now, ang ARDL representation natin is ito. Diba sinabi natin kanina, ano ibig sabihin ng autoregressive distributed log? Autoregressive, kasi makikita ninyo, Y is a function of its log values. And it's distributed log, kasi yung X ninyo, the other explanatory variables, can also have logs, but depending as many logs as possible. Depende sa testing natin sa Turbine Watson. So, essentially, nagpa-follow din siya dun sa diniscuss natin kanina na Gauss-Markov theorem, serial mean, constant variance, no serial correlation. So, ganun din, it works. Pareho rin. Ang general form niya, itong nandito sa baba. So, sabi nga natin kanina, no, it can accommodate T-logs of Y. T-logs in Y and T-logs in X. Ito pwedeng iba-iba yung number of logs, but the only consideration is yung number of observations. So kung konti yung observations ninyo, mas maganda parsimonious yung inyong modeling strategy. Kasi maraming log, mas kukonti yung degrees of freedom ninyo. Okay? And we don't like that. Kasi kapag nag-regression tayo, we want to have as many variations as we can. Okay? So, di ba sabi natin kanina, yung ARDL can have an error correction representation. Okay? It can have an error correction representation. How do we go from ARDL to an ECM? So, first, simulan natin dun sa ARDL levels. Di ba nakita niyo yung ARDL levels, ito yung basic form natin dito. Basic form. So, yung basic form natin, inilagay lang natin dito sa ARDL levels, which is number 1. Simple lang to. Ang reparameterization, wala siyang masyadong, it's just a trick. It's just a trick in the equation. You just have to subtract and add. Well, there's nothing fancy about it. You just have to subtract and add. So, dito sa specific na form na ng ARDL, paano tayo makakadating from 1 to 3 or 1 to 4? All we have to do is to subtract. Subtract natin yung log ng yt, both sides, left hand and right hand. That's one. Second, subtract and add beta naught, beta 0, xt minus 1, dito lang, sa right hand side. And essentially, walang nabago sa equation natin, diba? Kapag gano'n. Kasi nag-add, subtract ka, nag-cancel out. Essentially, wala tayong binabago. Nag-re-parameterize lang. So, paano tayo nakarating sa number 2? Paano natin nakuha? May pointer ba? Doon pala. Anyway, so paano natin nakuha itong delta yt dito?
Tapos nag-add ka, nag-subtract tayo ng yt minus 1 and we have a 1. Similarly, paano natin nakuha itong beta, no, beta 0 delta y, delta xt? Kasi nag-subtract tayo ng beta 0 xt minus 1. Ito yun. Pareho silang beta, finactor, beta 0, finactor out natin yung beta 0. And the delta xt is xt minus xt minus 1. That's delta. Paano natin nakuha itong beta 1 plus beta 0 dito? Essentially, this is beta 1 here. And because we subtract, we added beta not xt minus 1. Then, ito na yun. You follow? Nasundan? Walang trick. Ano lang siya? It's just a manipulation. Nagmamanipulate lang tayo such that makakarating tayo. And what we're trying to show here is, we wanted to show from ARDL what is the error correction form. Okay? So, walang trick. Walang masyadong fancy tricks. All we have to do is to subtract and add. And if we do this, then we will come up with an ARDL in a different form. So, paano tayo makakarating naman from ARDL in different form? How do we arrive at the ECM form? Okay, ito na yung error correction form. Ang error correction form natin is just a simple, parang ano lang, nagmamanipulate. Minanipulate na lang natin yung ARDL. So, the same. Ano yung theta naught? Theta naught is equal to alpha 1 minus 1. Mag-rename lang tayo. Okay, alpha 1 minus 1. Ang ginawa natin, we put together all the variables with lags. Yung lahat ng nakalag. So, yung yt minus 1, we put together in one side, and then yung xt minus 1, we put together in one side, and then in-isolate natin yung may mga delta. Okay? Yung delta, yung lahat ng may delta, ito yung nagko-correspond sa short-run relationships. Yung itong lahat ng may lag, ito yung nagko-correspond sa long-run relationships. So, ang ginagawa lang natin dito is nag-reparameterize tayo. Going back, alpha 1 minus 1 is equal to theta naught. And then theta 1, ano yung theta 1? Theta 1 is just equal to beta 1 plus beta naught over theta naught. Essentially, walang nabago sa equation natin. Yes or no? Nasundan? You follow? Walang nabago. Ano lang yan? Cancel lang. Essentially, the same. Nagparameterize lang tayo. And that's already the ECM form. Yan na yung ECM natin. That's already the error correction natin. Okay? Yung adjustment dito, makikita ninyo mamaya sa output. Or kung nakita ninyo yung ipinadala ng output ni Sandra kanina, last time, makikita ninyo, dun sa isang model doon, meron siyang AEJ. That's the adjustment. Ito yon. Ang adjustment is yung coefficient ng lag-dependent variable. Yun yung adjustment. And then, ang multiplier would be the ones that corresponds to the lag values of the other regressors. And then, the short-run multiplier will correspond to the ones with the delta. Okay? Pero itong ganitong klaseng reparameterization only holds true for this type. So, later on, kung meron kayong downtime or gusto lang ninyong wala lang, you can... Pwede ninyong gawin ng yt minus... Mag-isip na lang. Maglagay kayo dito ng yt minus 2, tsaka xt minus 1, and then you reparameterize. Tapos i-double check ninyo dun sa output ng state. Okay? And you will see the concordance. Nakikita ninyo yung concordance ng... yung paano naging DR, sa ERDL, paano siya nakapagpapagpapagpapag. Okay? So, itong number 4 is also the same, nirename na lang niya ito. Itong part na to, nirename na lang niya dito as an error correction term. This is the error correction term. Yung error correction term, importante siya, if you wanted to do further tests, like for example, the exogeneity test, importante ang error correction term. Okay? Okay? So pag nakita ninyo mamaya yung output, yung sinasabi natin, meron kayong makikita mamaya na ADG. Ito yung adjustment. Yung adjustment, this corresponds to the theta naught there, yung sa nireparameterize natin. Ang sinasabi lang ng adjustment, ito yung the rate at which the dependent variable will return to equilibrium kapag nasyashock siya. So the bigger the number of this variable,
the faster the ano, the faster the variable will return to its equilibrium. Ay, yun lang ang sinasabi ng EJ. And then as we have said, the error correction term, yung dito, yung number 4, ganyan yung representation niya sa number 4 kasi minsan importante yung error correction term if you wanted to do further tests like exogenic tests. In terms of illustration, di ba ba may... Dun sa illustration natin, meron tayong ipinadala dun sa... Okay. Oh. Hindi ka sa... yung LN1 doon na nakalag ay 0, negative 0.039.
paano natin mako-compute yan? Remember, nire-parameterize natin sa kanina. Pinakita natin how to re-parameterize. Inulit lang natin. Yung adjustment, nandyan. Theta is equal to alpha 1 minus 1. Tapos yung long-run multiplier is equal to beta 1 plus beta naught over negative theta. Tapos yung short-run multiplier natin is beta naught. Yung short-run multiplier natin is actually 0.015. Yes or no? Diba sabi natin kanina, yung lahat ng may delta, yun yung nagko-correspond sa short-run. Sa theta, yun yung may D1. Okay, so short-run natin yan. Nasaan dyan yung long run? Paano natin mako-compute? Pag kinompute ninyo yon using beta 1 plus beta naught over theta naught, kailangan makakuha kayo ng 0.138. How do you do that? Ano yung beta naught? Based dun sa, ano? Based dun sa formula. Equals? Anong beta naught dyan? Ha? Ano yung beta naught? Based dun sa equation, may pinakita natin dun sa taas. Ano yung beta naught? Beta naught is just equal to? Oh. Ano beta naught dito? Beta naught is? Equal to ba ito? Beta naught. Sige, tingnan natin. Beta naught is equal to? Hindi ko na ano. Plus? Hoy, Archie. Oh, sige, simulan muna natin dito sa ano, dun sa long range, dun sa adjustment. Anong nangyayari? Simulan muna natin sa adjustment. Tanong formula ng adjustment. Alpha 1 minus 1. Ano yung alpha 1? Based dun sa equation sa taas, ninaka-green. Ano ang alpha 1? Alpha 1 is equal to 0.862 minus 30. Minus 1. Nakita? Yes or no? So, nakita ninyo ha, paano natin na-compute yung adjustment variable is equal to negative 0.1.3. Similar siya doon sa ARDL model 2. The same. So, kasi nire-parameterize lang natin eh. So, alpha 1 minus 1, you will have an adjustment that is equal to negative 0.13 pareho siya sa model 2. Paano natin makukuha yung LR? LR is equal to beta naught, beta 1 plus beta 0. Beta 1 plus beta 0 is equal to plus, ito, divided by, ito ng, pareho? The same? Negative. Pareho ba? Negative. Nakuha? Yes or no? Negative. Hindi niya na. Nakuha ba? Only, bakit dito hindi negative? Kasi yung, remember, pag bumalik tayo dito sa ating presentation kanina ng reparameterization. Kailangan yung theta naught ninyo, ang requirement dun sa theta naught, dun sa long run adjustment, it has to be between negative 1 and 0. Otherwise, magiging explosive. And it makes sense kasi this is long run adjustment eh. Long run adjustment kasi siya. Ang sinasabi nun, kapag halimbawa nag-deviate yung process mo from the equilibrium, ano yung adjustment para siya bumalik? Kaya negative. At pagka hindi siya negative, hindi magme-make sense yung value. It has to be between negative 1 and 0. Pag nag-fall siya outside that range, explosive yun. Hindi magme-make sense yung inyong, ibig sabihin wala. There's no way para bumalik siya dun sa kanyang equilibrium. Intindihan? So, nakuha yung pag-reparameterize natin. Nakuha.
note, nandun na. Pag tinignan ninyo yung model 1, nandun na, which is 0.015. Nandun na rin yung 0.138, which is the long run. Ang nawawala na lang, ay, adjustment, sorry, yun yung adjustment. Ano na lang nawawala? Yung long run. Paano natin makukuha yung long run dito? All you have to do is to divide, the point of the exercise is for you to be able to understand that from ARDL, meron siyang error correction form. And kailangan alam ninyo kung ano yung reparameterization. You have to know kung ano yung numbers to the regression. Okay, so pag gumamit kayo ng regression, alam ninyo na meron yung error correction. Hindi kayo malilito na, okay, ang gagamitin ko lang ay regression lang, ONS, right? Pero alam ko, even in mind, alam ko, diba kung may meron itong error correction form. Okay? Or kapag ang ginamit ninyo na forma sa STATA ay ARDL command at ECM siya, alam ninyo na meron siyang ARDL. Okay? You should be able to know that. Okay? Ganun lang yan. Ganun lang yung point na exercise natin. Okay? Merong routines. One, ano yung importante routines natin? One is to check for stationarity. Why do we need to check for stationarity? Again, okay, sinabi na natin kanina, no? Very important kasi for forecasting. Tapos, kailangan yung pag kasi gagamit kayo ng ARDL, especially yung bounce testing methodology ni Pasaran, kailangan mixture lang siya ng either I0 or I1. Kapag more than I2 na, then hindi na pwedeng gamitin yung bounce testing. Yung bounce testing, ito yung, kasi pinadala ni Sandra. Sandra was, merong PDF file doon na very, very technical ang discussion. Ito yun. Yung bounce testing is only applicable when your series is either I0 or I1. Kapag I2, then hindi mo na pwedeng gamitin yung bounce testing methodology. Okay? So, routine. Check for stationarity. Kailangan yung station, yung series ninyo has to be either I0 or I1. And then you have to check for the number of point degrading vector. Why do we need to check? Kasi kailangan ng ARDL has to be at most 1. Kapag at most 2, then ARDL is out of the choices already. Vector error correction now, kaya vector auto-regression. And then you have to check for the appropriate log length. Kasi di ba nakita ninyo yung forma ng ARDL, di ba? May mga lattice, so kailangan si check ninyo appropriate log length. Sa STATA, meron tayong pinatawag na barsock. Ito yung typical output ng barsock. Pag titingnan ninyo, maraming criteria para mapili ninyo kung alin yung dapat na ng log length. So meron dyan yung Akaiki, meron dyan yung Hanan Queen, meron dyan yung Swatch criterion, vision criterion, merong LR, etc. Swerte na tayo kung makakakita tayo ng ganitong klaseng result. Because most often than not, iba-iba yung nire-recommend niya mga yan. Okay? Iba-iba yung nire-recommend. So minsan, si Akaiki ang pipili niya, yung pinakas maraming log, si SBC ang pipili niya, yung pinakakonte. Yun na, ako sa akin, personally, ang pipiliin ko dyan with this watch card. Kasi, one, consistent. Pangalawa, better siya in terms of out of sample forecasting. You can read the bold elements of forecasting. And then it's best for small samples by a stock analysis. Routines. So, ito na. Yung ARDL, either pwedeng gamitin ninyo yung red lang o kaya yung ARDL command. And then you can test for yung tinatawag na bounce
also have to check for autocorrelation. Pag nag-check tayo ng autocorrelation, bakit importante yung autocorrelation? Kasi it's one of the assumption. Assumption natin yan, remember? Dito sa part na to, assumption natin yan, kailangan yung series ninyo should not be autocorrelated, otherwise, maapektuhan ng inyong parents' hypothesis testing. So, importante that you check for autocorrelation. I think meron pang ibang ginagamit sa MIRE. Durbin wasn't just one, para ma-check ang autocorrelation, which is one. Okay? And then, you also have to check for co-integration. So, ano to, simultaneous na ninyong ginagawa. Meron kayong model, iti-check ninyo for bounds test, iti-check ninyo for autocorrelation, iti-check ninyo for the number of co-integration. So, medyo masalimuot siya kasi you have to take, you have to look at many numbers. Tingnan ninyo, okay, nare-reject ba, hindi nare-reject. Kung hindi siya, kung autocorrelated siya, then you have to add more, you have to add more labs, or kailangan i-configure nyo ulit yung inyong model, and then run again, and then check again kung consistent na ba yung mga results sa gusto natin na statistics. Okay. Tapos yung sa output, hindi ko alam kung nahihigay ko na hindi ko yung output. So, si Dala na si Mike po sa output, maroon niya. Pinadala sa inyo yung merong example that docx. So makikita ninyo doon, meron siya pa meron yung mga typical na statistics, F statistics. Kapag yung statistics, yung sorry, kapag yung series natin ay I0 or I1, hindi na applicable yung T statistics na typical na nilalabas ng ARDL command. Ang kagandahan ng ARDL command, meron siyang in-automate na nila yung tabulation nung appropriate na t-statistics and f-statistics. So, makikita mamaya, papakita mamaya kami. So, pa makikita ninyo mamaya, meron doon sa baba, nung output na yon, meron sa baba yung bounce test. So, merong f-test, meron t-test. Yun yung gagamitin ninyo kapag yung series ninyo is I0 or kung bawa, nakita ninyo, meron kayong y as a function of x1, x2, x3, x4. x1 is I0, y is I0, x2 is I1. So, combination siya ng I0 and I1. So, you have to use the bounds test. Ang rule lang dyan is that you have, kapag f statistic ninyo ay, meron kasi siyang, mahirap ko paliwanag kasi wala yung output eh. Pero, dun sa bounce test, merong bound siya, lower bound and upper bound. Yung kapag yung test, yung F statistic ninyo is lower than dun sa, lumabas siya dun sa lower bound. Ibig sabihin nun, there's no long run relationship. Kapag it's greater than the upper bound, it has a long run relationship. Kapag nag-fall siya within, then the test is not conclusive. Okay, so this thing yun sa ano, pareho din dun sa t-test. Essentially, ang sinasabi ng bounce test is that you can test for an f-test, meaning theta naught is equal to theta 1 is equal to 0. Nakita? You know, yung theta naught doon tsaka yung theta 1 kailangan equal to 0. Yun yung null hypothesis niya. Ang null hypothesis naught is that there's no long-run relationship kasi equal to 0 sila lahat. Okay? That is the null hypothesis. Tapos meron kang pang double check, yung t-test naman, ang tinetest niya, yun lang significance noong inyong adjustment parameter, which is theta naught. So ang null hypothesis ng t-test niyo is theta naught is equal to 0. Okay? Ibig sabihin nun, kapag theta naught is equal to 0, no long run relationship. Para ma-decide niyo whether to reject or not reject the null hypothesis is that kapag ka nag-fall outside and it's lower than the lower bound, then no long-run relationship. Nag-fall outside but it's higher than the upper bound, then it's then you can reject the null of no long-run relationship. Tapos kapag ka nandun siya sa within, then it's not conclusive. Ganun din yung sa test ng ES. Ipapakita niyo sa inyo mamaya.
conclusive, mag-remodel ka. Kung mag-write. Or double check yung iba pang mga statistics, like for example, yung turbine what, yung sa correlation, or yung sa appropriate plug length, gano'n. Or baka merong kulang pa na variable na pwedeng makapag-improve nung yung model. That's one way to go. Hindi. Kasi ang VAR, I'm not really familiar sa VAR ha, kasi yun nga, sabi ko sa inyo, also new to time series. Pero ang pagkakaintindi ko sa VAR is that ginagamit siya kapag walang co-integrated ang relationship. You have to double check this one. Dito na take my expert. Pero ang intindi ko, sorry, ang intindi ko, ang VAR, gagamitin mo lang siya. Kung sa tingin mo, basta walang co-integrating relationship. Yun ang hindi ko. I'm not so sure. You have to double check. Yes. Ano pa? Ano pa ulit? Kanino? Kapag hindi ko ito rin. O kasi parang hindi ko ang bar ginagamit kapag walang composition. Yung error correction, ginagamit mo siya precisely because you know that there is a relationship mayroon short term memory. Similar din yung back angle na hindi nang gagamitin mo, kaya lang mas marami ko ito rin. Ang bar, ang hindi ko hindi siya ginagamit kapag walang wala kang so, yung question mo is, hindi kasi dito, ang sinasabi mo dito sa dito dahil inconclusive, then we use VAR. I wouldn't say that, ano ba man? I wouldn't say that. Inconclusive, as long as your assumptions is correct, well specified pa rin yung model mo, pwede pa rin gamitin. Hindi mo lang alam kung pwede ka rin sa ito. Pwede kasi na pwede mong itwik yung model mo muna or pwede kang ngayon magdagdag ng log length. Kung pagkatapos ng lahat ng yun, sa tingin mo wala kang magawa, then maybe mag-up. Well, yung kasi yun, depende. It's an empirical matter kasi kailangan mo siyang tingnan doon sa in terms of bar. So, tapos titignan mo rin na, kasi ano siya, recipe kasi siya in a sense na pwede na sinasabi ng bar sock mo is tatlo dapat yung lungs. Ang problema, mag-sinect mo naman siya dun sa auto-correlation. May auto-correlated siya. So, hindi siya yung parang hard and fast rule na sinabi niya ganito dapat or sinabi nito ganito dapat. Meron pa rin judgment as a researcher kung ano yung sa tingin mo ay magkukuha para masatisfy mo yung lahat ng comments. So ito, papakita sa inyo. Ang last siguro na gusto kong i-point out is yung idea ng exogenity. Okay? Yung exogenity, kasi parang dun sa kala Engel, Henry, and Richard, ang sinasabi nila is that depende kung ano yung objective ng model mo. You have to satisfy a certain type of exogenity. So for example, kung ang gusto nila is hypothesis testing and inference, edi ang gamitin nyo, ang i-check nyo lang is weak exogenity. Yung weak exogenality, ito yung typical na orthogonality condition. Itong exogenality ay hindi ako masyado pang makakapag-share sa inyo dito. Maybe this deserves another learning session. Kasi medyo hindi pa ako familiar on how to do this assessment. Testing for exogenality. Pero pag titignan ninyo, strong exogenality, kailangan i-test ninyo if your aim is forecasting. And kung ang aim ng model ninyo is policy analysis, then it has to satisfy super exogenity. Yung super exogenity, yung policy analysis, related siya dun sa testing ni Lucas Critic. So if you're familiar with Lucas Critic, ang sinasabi ni Lucas Critic is that if mali na gamitin ninyo yung observed relationships
using from historical data para ma-analyze ninyo yung effect ng policy. Mm-hmm. Yun yung, essentially, yun yung sinasabi ng Lucas Critique. Kasi ang sinasabi niya is that when policy changes, nagbabago ang behavior ng agents. Mm-hmm. Because agents are rational, meron silang expectations. Tapos, yung dahil nagbago yung policy, i-incorporate nila sa expectations nila, sa behavior nila, yung pagbabago ng policy. And therefore, kapag ka ginamit ninyo yung historical observation para ma-predict yung effect ng policy, medyo mali. Kasi ang inaasun ninyo is parameter invariance. Hindi nagbabago yung parameter. So yun yung sinasabi ng Lucas Critique in sense. And it is related with testing super exogenality. So kung ang objective ng model ninyo is for policy analysis, then you have to check for super exogenality. Again, no? This is something that I have, hindi ko pa alam, something na pwedeng gawin ni Nico. pwedeng i-share ni Nico in the future kung paano natin i-test yung mga different types of exogenality na to. Or kayo, kung interested kayo, then it's something that you might can share here. Pero yun na, this is something that we have to keep in mind, no? Yung exogenality. Importante siya. Weak exogenity for hypothesis testing, strong exogenity for forecasting, and super exogenity for policy analysis. So, I divide ni Ms. Connie yung recipe. Luluto na tayo. Thank you.
din. Tapos merong data. Nakabukas na? Yes, sir. Okay na? Sino hindi ba? Okay? Okay? Okay. Start na tayo. So, kanina, mayroong general steps si Ms. Crony. So, sabi niya, una, test daw yung integrated 1, integrated 0, yung mga series natin. Kasi ang assumption ng model ni Pesarelli and Shin, dapat at most I0. Pwedeng mixture ng I1, I0, basta pinakamataas I1. Tapos, meron kasi, before yung second step ko, meron pa isang step si Ms. Crony na check kung ilang integrated series ang meron tayo, ilang order of integration na sa Johansen test. Ideally, gagawin natin yon pero for the modeling, kasi usually gagawin natin line by line, single equations tayo. Pwede rin kasi single equations tayo magsimula, tapos eventually, magkasama-samahin natin yung model to form that vector error correction or VAR. So, okay lang yung consistency ng model natin. Under certain conditions, pareho pa rin yung numbers na lalabas. Kung paano lang siya pagdidikit-digitin eventually. Pero ngayon, hindi na siya gagawin. Tapos, pangalawang step natin, i-formulate natin yung ECM. Yung ECM representation ng ARDL. Tapos, bounce testing. So, example natin ngayong umaga, direct taxes of individuals. Kasi ating model yung tax of individuals using ARDL model. So, ang general model natin, following yung model nila, yung model nila Dr. Yap, nila Ma'am Sel, no, sa macro model. Hi.
gagamitin natin is this. Ayan. So, sa model, sabi natin, yung tax daw, yung tax natin ngayon is a function of yung ilan yung kailangan i-tax. So, kung income yan, so wages, so gano'n ba tayo yung wages, plus gano'n yung tax rate. So, in general, yun yung idea. So, meron dun sa data, kung i-check nyo, meron tayong variables on direct tax to individuals, compensation of employees, net operating surplus, so on and so forth, for 1967 to 2016. Salamat kay Sandra for doing that data. So, kung bubuksan niyo yung data natin, describe lang tayo muna. So, pwede siya i-type describe para makita natin ano ba yung laman. So, sabihin niya, ito yung mga variables na meron. Meron year, direct taxes on business, individuals, and others. Meron compensation of employees, net operating surplus. Tapos, dapat meron tayong deflator. Kasi ayaw ko nang isipin about prices. Yung deflate natin mamaya yung data na, yung mga variables. So, ideally, dapat to implicit price deflator. Pero CPI yung ginagamit ko kasi yun yung meron ako. Pero dapat, nagawa si Ma'am Connie ng model. Okay? So, iba pang description. Pwede nyo i-summarize. Type nyo lang summarize. Summarize. May lumabas? So, pag tinabi yung summarize, lalabas lang ilang observations, saan yung average, saan yung division, minimum, maximum. Okay? Okay pa tayo, madali lang yan. So kung may oras kayo, pwede kayong gumawa ng mga plots para descriptive lang, para makita natin kung ano nangyayari. So yung una, ano lang yan, scatter plot ng direct taxes sa compensation of employees. So habang tumataas yung compensation of employees, tumataas din yung taxes ng mga people. Tapos yung pangalawa naman ay inflation. Histogram ng ano, yung inflation. So, for the most part, nasa 10% ang inflation natin, yung bulk is less than 10%, pero mga maraming ilan na umabot tayo ng 50% na annual inflation. Tapos yung huli naman, ano lang to, box plot, distribution lang din na inflation by decade. So, kung may time kayo, describe lang para lang ma-feel nyo yung data. Kasi importante yun din, dapat na-feel natin yung data, ano yung tsura. So, preliminaries. Convert natin muna yung ano, yung mga values natin into 2,000 prices para hindi natin isipin yung presyo. Kasi ibang model yung presyo. Gusto natin i-model yung taxes, hindi yung prices. Okay? So kung meron, kung nakabukas yung do file nyo, meron na akong ginawang mga codes para madali. So ilalad lang natin, basta nakabukas yung data. So niloop ko na. Pwede nyo rin isa-isahin, ito yung isa-isa, tapos ito yung naka-loop. Pero, okay? Okay pa tayo? Mabot tayo dyan. Tapos dahil gagamitin natin yung mga time series functions ng data, kailangan natin i-set yung time series structure. Ang syntax na is TS set, tapos yung year, para ma-identify na kung ano yung year. Okay? So, TS set year. May tanong muna? Wala pa. Okay pa tayo? Okay pa? Madali pa. So, punta na tayo sa ARDL model, ECM. So, una, itas natin lahat, or at least, dapat lahat ng series either integrated of order 1 or integrated order 0. Kasi ito yung assumption ng ARDL ECM ni Pesara and Shin. Pag meron ng I2, okay lang yun, gawin nyo lang I1. Paano magawin yun? From I2 to I1, kukunin nyo lang yung difference through time. So, first difference. So, kung I3 siya, gusto nyo I1, dalawang beses nyo yung difference. Okay? So, yung number sa loob, ng I tapos number, sinasabi niya, ilang beses ko kailangan yung difference para maging stationary yung series ko. So, pag I2, para maging I1, difference siya pag-isa. Okay? So, maraming options para gawin yung test na stationarity or yung I1 or I0. Pwede yung visual inspection, pwede yung D.P. Fuller, DFGLS, at yung Piperon. Ito yung mga example natin sa data. So, visual inspection muna tayo. So, ito yung itsura pag hindi stationary yung series natin. Ano ba yung idea ng stationary? Ibig sabihin ng stationary, constant mean, constant variance, kung meron kang cup, lagyan mo ng top
mo, ano isang top average tsaka variance, pareho ba sila? So malamang yung mean yan, magkaiba na. Diba? Kaya hindi na yan stationary. Tingurang pinunta lang. Ganito yung tsura ng stationary. So, nagpa-fluctuate siya around the mean. Tapos yung fluctuations niya, more or less the same. So, yung gano'n siya kalapad or kalayo sa mean. So, mas formal yung test. Meron pa na tayong... Meron tayong doon file, gawin natin. Ay, wala ako ng graph. Wala ako ng graph, pero pwede yung gawin. Ay, ito pala meron. Meron. Ito yung TS9. Highlight nyo lang, tapos run. So pag kayo nang gumagawa, pag-add nyo yung variables. Ayan. So, ayan, visual inspection lang. Ano, silip-silip muna. Tapos merong mas formal way para gawin yan. Pupunta na tayo sa augmented degree Fuller test. So, pinreset ito ni Ms. Connie kanina. Ito yung regression na ginagamit ng Dickey Fuller, ng augmented Dickey Fuller test. Ang problema kasi doon sa original na Dickey Fuller test, meron pang serial correlation. So, one way to push that serial correlation, nagdadagdag lang siya ng logs. Pero ang tinetest natin dito, yung parameter sa YT minus 1. So, kung unit root yan, yung beta natin is equal to 1. Sa state, ang maraming options, pwedeng no constant, so walang A, so ibig sabihin ang mean niya ay 0. Walang trend, so ibig sabihin wala akong T. Or drift, so 0 daw to, tapos ito, some number. Okay? So, example, direct access sa individuals, dun sa original variable. So, ang pinaka... unrestricted na model yung may trend kasi yan yung nirestrict yung parameter ng t to be 0. So yun yung preference ko na usually dapat may trend para unrestricted. So dulad yung sinabi ni Ma'am Connie kanina, so meron tayong test statistic tapos meron tayong critical values. Okay? So, paano ito ini-interpret? Kung tama pagkakalala ko, ito kasi tsura niyan. Meron kasing distribution yung test na yan, di ba? Tapos, meron kang critical values. Ito yung, di ba, negative 4. Tapos, meron kang negative 3. Tapos, negative 3.1, 3.5. Tapos ang na-compute natin, 0.957. So, ito siya. Okay? So, sinasabi niya ito, very rare mangyari ito kasi 1% na ito chance nandito siya. So, yung 3.5, naging 3.5, ito punta rito, 5% na ito chance lang. So, pag nahulog yung computed value mo dito, exhibiting very rare siya. So, pwede mong i-reject yung hypothesis na meron kang yung recruit. So, na-compute natin, nandito siya sa kadan. So, nandito siya sa gitna ng distribution. So, pwedeng by chance lang siya ganun. So, hindi siya rare event. Kumbaga. Hindi ako very precise sa kwento ko, pero ganun yung idea. So, ang ating conclusion dito, do not reject na meron yung truth. Okay? Or pwede nyo rin tingnan yung p-value. Mas pwede rin tingnan yung may p-value yung tingnan yun. So, ang sabi, p.9497. So, ang decision rule natin, meron tayong critical, meron tayong alpha value. So, 5% yung ating critical value. So, yung hurdle rate natin. Kung mas mababa doon, reject. Kung mas mataas, do not reject. Okay? So, ayun. So, yung original natin contains unit root. Pag kinuha natin yung first difference, yung stationary na siya. Okay? So, parang pinoconfirm lang natin yung sa visual inspection. So, gawin na natin ngayon sa stata. So, highlight nyo lang kung gusto nyo tapos sa value. Yun.
Okay? Kung nakalimutan nyo yung test na Fuller, ganito siya sa statistics, summaries and, tama, summaries, tables and tests. Wala dito kasi hindi ito yung... Anyway, D-Fuller, balik lang yung tandaan. So, pwede kayong... So, yung una, yung ano muna, levels. So, do not reject sa may unit root. First difference, ayan, wala ng unit root. Stationary na. Pwede tayo magdagdag ng iba't ibang lag. So, yung sa... yung original yan, meron lang isang lag. Pwede tayo magpalit-palit ng lags. So dito, nalagay tayo ng tatlong lags. So kung mapapansin nyo, nagbago na yung test natin. So kaya tayo nalagay ng lags kasi pinipurge natin yung serial autocorrelation dun sa D-Fuller test. So ang trick dito, maggawa lang tayo ng marami. So para gusto natin robust yung test natin. Although merong optimal way of choosing that ilang lags, pero mamaya na lang yan. Punta tayo lang. Okay? May questions pa? Questions? Okay pa tayo? Boring pa itong part ito eh. Testing lang. Sige. Yung next naman na test ay yung modified Dickey-Fuller test. So sabi nga sa discussion ni Ms. Connie, similar lang siya sa Dickey-Fuller test, pero instead of differencing agad na ginagawa sa bagay yung Dickey-Fuller test, GLS yung pang-difference na. Meron siyang model kung alin yung difference niya. So, meron din siyang mga options. So, pwede yung may trend, walang trend. Tapos, ang non-hypothesis niya is the series contains a unit of. So, ito yung example, similar sa pinakita ni Ms. Connie kanina. So, ganoon din yung idea natin na kung ina-reject ba natin o do not reject yung non-hypothesis. So, dito, sa ito yung titest natin in levels lang. Kung mapansin nyo, lahat ng numbers dito sa test district natin is greater than sa critical value, kaysa 10%. So, malamang sa malamang yan, do not reject. Na merong unit root. Pero para makita natin kung alin yung optimal lang, itigit tayo sa ilalim. So meron ng peron, Schwarz criterion, tapos Akeike. Ang pinipili ko usually itong Schwarz para kami yung pogi. Okay? Sabi dito, check down natin yung at lag 1. So at lag 1, ang test statistic natin is negative 4. Tapos, compare natin sa critical values, negative 3. So, mas real yung negative 4 sa negative 3. Reject natin. So, stationary yung series natin. Okay? Ay, hindi pala. Hindi unit root yung series natin. Kasi pwede pa rin ano eh. Explosive. Hindi alam ko explosive. Alam lang niya ako lang yung ito. So, sa theta, ano yung sure na yun? So, DFGLS. Highlight lang natin, tapos run. So ito yung original variables in levels. So do not reject. Ito yung first difference. Ayan, reject na. Kasi mas mababa na siya kaysa dito sa critical value. Okay ba? Masakit na sa ulo. Kaya pang gawin. Ready go. Go pa? Okay ba? Sakit sa ulo. Basta pag may tanong kayo, pass lang kayo na mamaya. So, ito naman. Philips Peron. So yung Philips Peron, similar lang siya ng augmented Dickey-Fuller test. Pero kasi, di ba, ang problema sa Dickey-Fuller test, baka meron pa tayong serial correlation dun sa original na model.
ginagawa ng augmented decay test, nagdadagdag siya ng lags para i-purge yung serial correlation. Ang ginagawa ng Phillips Perron, para i-purge yung serial correlation, yun ang model niya, yung serial correlation. So yung isa, ang model ng mean, yung isang model ng variance. Okay? Tapos ganun din, yun pa rin yung hypothesis niya, meron unit rule. Sa state tag, meron kang options na no constant, or kung may trend. Tapos nahibigin niya siya agad kung gano'ng karami, gano'ng kahaba yung i-model niya na serial correlation. So yung autocovariance binomodel na niya using new given standard errors. Ito yung results niya sa state tag. Okay? So merong dalawang test, meron yung Phillips-Perron raw, tsaka merong Phillips-Perron tau. Pero similar lang siya sasabihin niya sa inyo most of the time. So meron kang test statistic, kukompare mo sa critical values, kung mas mababa, reject. Pag mas mataas, do not reject. Or pwede kang tumingin sa p-value na kinumpitan ni Mackie nun. Mag-scientate siya kung ano yung p-value. So kung mas mataas sa usual na alpha levels natin, 0.05 or 0.01, do not reject. Kung mas mababa, reject. So ito yung in levels, ito yung in differences. So kino-confirm lang din yung visual inspection natin kanina na pag levels, may unit root, pag in differences, wala na. So pag gagawin ito sa state, meron tayong T-peron. So i-run lang natin para lumabas. Okay? Okay pa? Okay pa? O sige. So yun yung boring part na itong ginagawa natin, pagtetest ng I0 tsaka I1. Pero wala na natin gawin yun kasi yung model na gagawin natin, ang assumption niya, at most I1 lang. Hindi pwedeng I2. Ulitin ko, pag greater than, pag I2 and higher, difference nyo lang para maging I1 or I0. Okay, so meron tayong, mag-example ka ba tayo? Kung dito mag-exercise, gawin nyo lang ito sa, kung nakaupo na kayo sa desk nyo. So, test lang daw yung ano, compensation effect law is kung anong order of integration. Ang results ay yun. So, next steps, magpo-formulate tayo ng ECM, PRDL ECM reformulation. So, meron iba't ibang step dito, similar sa sinabi ni Hong Kong, yung na-determine natin yung appropriate log structure, i-ensure natin na hindi serially correlated yung resulting model, tapos kailangan natin i-ensure na dynamically stable yung model. Ito yung idea na hindi magiging explosive yung model. So, balik tayo lang, review. So, ito yung ECM representation natin original. Ang ginagawa natin, usually yung old school, Engel-Gringer two-step. So, meron kang model ng differences ng short run, tapos meron kang value from the long run regression. So ito yung first step mo, i-regress mo yung levels. Tapos i-test mo kung I0 itong error. Pag I0, tsaka pa lang pwedeng gumawa niya itong equation na ito. Okay? Magagandahan yung model ni Pesser and Sheen na ARDL, one step na lang siya. Hindi na tayo mag-3 steps. Sabi yung 2 steps, pero 3 steps lang yun kasi i-test na. So yung residual from the long-run regression, yung diretso na natin dito. So, alam natin itong residual, isa rin yung combination ng y tsaka ng x's. Yung diretso lang natin. Ang kagandahan na itong parametric, itong model na ito, pag ito, 0, well-specified pa rin yung model natin. Yung error natin ay 0 mean, 0, fixed variance, yung mga ganda, yung serial correlation, i-check pa rin natin. Pero ang gist, well-specified pa rin yung model pag ito yung gagamitin natin. Kasi pag ibig sabihin, pag ito ay may value na significantly different from 0, malamang may co-integration. Pwede may co-integration. Pag 0, pwede siya mawala, ibig sabihin, okay lang, nandun siya wala, 0 naman. Kung mahaba yung series mo, doesn't matter much, kasi yung risk of freedom mo, malaki pa rin. May problema ka lang kung sasama mo siya hindi, kung may kasi yung series. Kasi yung sayang yung degrees of freedom.
example natin, direct taxes on individuals. Gusto natin i-model yung direct taxes on individuals at time t as a function ng net operating surplus at ng compensation of employees. So in this model, yung xt natin, yung taxes, xt natin is yung net operating surplus at compensation of employees. So ganito lang yung general form ng model. Pwede kayong gumamit ng ERDL, pwede kayong gumamit ng essentially OLS lang to. So lahat ng pwede mag-OLS, pwede gamitin. So we want to get first determine the appropriate log structure. So ang idea, mag-run tayo ng different models, kukumpir natin yung mga models natin, iselect natin yung best model. Mahirap yun kasi maraming, kung meron siyang, meron model si ano eh, si, ay, ito naman. Si, Salay Martin, sabi niya, I just run 1 million, 2 million regressions. 1 million regressions. So, ayaw naman natin gawin yan, di ba? Kasi sayang sa oras. Maraming na tayo magtrabaho. So, meron tayo mga options. Una, ilulup. Pwede ilulup. Pero select check pa din eh. So, pwede kang manually estimate and compare yung select best model. So, pwede naman. Isa-isa. Sakit sa mata. Pangalawa, pwede yung stepwise variable addition, deletion, based on significance levels. So, ano lang. Tapos mo lahat doon, tapos kung ano yung lumabas, siya na. Tapos pwede rin yung model selection criteria, yung VARSOC, na pinakita ni Mom Connie kanina. Okay? Yung VARSOC to. Okay, so, mas updated yung presentation ko, kasi yung presentation ko, meron yung stepwise. Meron kasi sa state na command, pangalan stepwise. Ang sabihin niya lang doon, so stepwise, tapos ano yung model mo? So kung regression yan, sabihin ko, ano mga variables mo? Pwede ka mag-set na itong mga variables na to, isang grupo ng variables, huwag natin babaguhin. Parang kasama. Pwede yung gano'n. Tapos siya na lang kung nimili, itatanggag-itatagdag kung anong mga variables. Meron yung ganong command, stepwise. Ha? Maganda yan, di ba? Pero hindi ko mapakita kasi nasa presentation niya, yung sa presentation. Ang papakita ko lang dito yung sa VARSOC. Ito yung pinasend ni Ma'am Connie kanina. So, variance, log selection criteria. So, meron yung ibang ibang klase. Akaike, Queen, tapos Schwartz, Bichon, IC. So, ibang ibang criteria. So meron dito sa log dilute tsaka sa likelihood ratio, balikan yung isa, choose highest sa likelihood. Itong dalawa nito, choose yung highest. Dito sa susunod, choose yung lowest. Okay? Pero huwag nyo nang gawin yun kasi follow the stars. Nasa yung stars. Siya na yung best. pero usually yung sinusunod ko, itong Bayesian. Pero dahil kung meron naman kayong data, ito naman kung magdagdag pa kayo ng isa, diba? So, okay lang yun. Basta marami kayong data. So, pangalawang susunod na steps, 2.2, estimate the model. So, pwede tayo mag-gumamit ng ARIMA or regressus data. Mas gusto ko yung ARIMA in this instance kasi gumagamit tayo ng difference. Ang laba, difference ng tax. Per person, personal. Pag mag-forecast ka na, pag yung regress ang gagamitin mo, ang ipipredict niya, yung difference. Pag ARIMA gagamitin mo, pwede niyang ipredict yung levels, yung original na variable. Hindi na tayo isang step pa kasi yung mag-add ka ulit. Okay? Ang kagandahan lang, pag regress ang ginamit mo, ipapakita niya, t-statistics, may small sample correction. Pag ARIMA, i-assume na niya na mahaba yung series mo. So, ano, large sample. So, Z na gagamitin niya. So, ito yung ARDL-ECM representation natin. So, kung makita nyo, meron one-to-one correspondence. So, yung delta YT natin, ito. Tapos yung long-run parameters natin, yung dito. So, lags lang siya, yung levels. Tapos yung iba, differences. Yung differences na tapos lags. Okay? So ito, kahit ilan yung ilagay nyo, kahit ilang lags, kung ano sinabi ng selection, o kung ano ilang sinabi ng stepwise. Itong lags in levels, dapat parating kasama. Kung mag-test tayo ng calculation. Pero eventually,
sinabi ng continuation test natin, hindi mo continuated. Ano lang ang ganito? Okay? So, ito yung lalabas na output sa state graph. Kung i-run nyo, inutol ko na kasi mahaba. So, kung i-run nyo, ito yun, meron pala akong stepwise dito eh. Ito yung tutorial ng stepwise. So, yung sa stepwise, so sinabi ko lang, probability of 0.3, sum niya kung yung p-value is 0.3 or lower. Tapos nilock-term ko yung itong LG tax, yung levels in lags levels. Kasi kailangan kasama yung parati. Tapos meron akong differences, lags ng differences. Na iba't ibang klase, 1 to 5 yan tayo. So, pag nirun mo yan, siya na mamimili. So, sabi niya, ito na yung pinakamagandang model. Based dun sa p-values. Okay? Kung, wala na, kung sabihin ko tayo, ma'am, dahil ginawa, pero talaga ginawa natin. Nalaman niyo sa'yo secret ko niya. So, punta na tayo sa... So, ito na tayo, mag-estimate na tayo ng ECM. So, pag-regression, magamitin nyo. So, available magamitin. Ito na lalabas. Pwede rin yung ARIMA. So, iba lang, medyo iba lang yung solver na gagamit sa ARIMA. Pero similar lang, same lang dapat ang lalabas na value. So, negative 0.02 sa taas, negative 0.02 ganyan. Alam ko. Walang kakaiba. Essentially, OLS lang siya. Yung sa ARIMA kasi, ang ginagamit ay yung BFHHH na algorithm. Tapos yung sa kabila, sa OLS, yung Newton-Raphson. Kasi yung ARIMA ay mas specialized siya dapat. Pwede ka maligay ng... Kasi sir, ano, meron siyang AR at MA parameters. Pwede mo nalagay ng AR at MA parameters. So, para din siya. Pero, ang gusto ko lang sa kanya kasi yung forecasting niya. So, dun sa ARIMA, dun sa ginawa mo kanina, walang MA na nangyayari? Wala. Wala. Simple and lags lang. Tsaka auto-regressive. Pero pwede naman maglagay. Pero mahirap na mag-solve. Huwag niya ako sa nalating gagawin. Tsaka lang kung maraming sample doon. Okay? So, meron na tayong model. Nagsimula na tayo sa model. Gusto natin i-diagnose yung model natin. So, gusto natin i-check muna for serial correlation. So, after yung mag-model, predict new residual. So, predict i-resid. Either after ARIMA or regression. Or yung reg, kapaman. So, lalabas. So, pag na-predict nyo na, okay ba? Okay pa tayo sa predict? Pag na-predict nyo na, ipalabas natin yung correlogram. So, kanina ginamit ni Ma'am Connie ay Derwin Watson. Tayo lang tayo ng correlogram. So, ito yung itsura ng correlogram. Paano siya binabasa? So, meron ang number of lands. So, ang ibig sabihin niya ito, kinocompare mo yung current yung residual at time t sa residual at time t minus 1 or lag, kung ano yung lag. Tapos different column siya. So ito yung autocorrelation function. So ganito siya correlated. Usually meron pa yung Bartlett na confidence band. Pero hindi natin gagawin yun. Meron din tayong partial autocorrelation function. So, ginagawa, similar lang siya dito, pero pinush niya na yung previous na correlation, auto-correlation. So, halimbawa, PAC ng 3, tinanggal niya na yung correlation ng 1 and 2. So, sa 3 na lang yun, yung may iiwan. So, ginagamit siya sa time series pag anong AR o anong MA yung gagamitin mo. So, usually kung ano yung significant dito sa AC, natagdag tayo ng log na AR para doon. Or sa PAC, yung MA. Pero kung masyadong mahaba,
Pero hindi rin kailangan ngayon yun. Ang kailangan natin, itong view. So ito yung portmanteau test, kinecheck niya lang kung random o non-random. Hindi, tama ba? Yung correlation, sinetest yung correlation ng mga residuals. So yung p-value lang, check natin. So kung less than dun sa alpha level natin, may problema tayo. Pag mas mataas naman lahat, okay tayo. Tapos usually yung tinetest natin na lungs, up to one-third, rule of thumb, one-third lang. Kasi pag medyo mas mataas na sa one-third yung lungs, medyo unstable na. So ang number of observations natin dito is 50, so one-third mga around, 15, 16. So 15 tayo. Okay, hanggang 15 tayo multi-test. Yung rule of thumb natin na one-third. White wisdom. Okay, so pang-apat, check if dynamically stable. Kasi gusto natin stable yung model natin. Kasi pag hindi stable, explosive. So, okay lang siya sa malapit, forecast ng malapit, pero pag malayo na yung forecast mo, kung saan siya pupunta. Okay? Gusto natin kasi stable. So, sa VECM, tsaka sa VAR, merong test for dynamic stability. Pero pag single equation, walang ganong test na kan sa state. Pero ang idea nun, ganito lang. Equation. Isasolve mo yung roots. Dapat yung roots lahat ay nasa labas. Yung circle. So yung roots nga kan merong real tsaka imaginary. So example, itong 1 minus isang lag na gamitin natin. So solve natin yung z. So 1 over b1. Sabi natin yung root na to, dapat greater than 1. Okay? Or, yung beta 1 less than 1. Ganun yung idea. Mahirap isipin. Okay ba tayo? So, ang idea lang yung roots nasa labas ng real circle. Buhay pa kayo? Buhay pa? So, pag... pag isa lang yung lag, okay lang. Madali lang check. Kasi dapat yung beta 1 natin, between 1 and 1. Pag isa lang yung lag natin. Pag marami na tayong autoregressive lags, doon na tayong kakaproblema. Kasi hirap na isipin, di ba? So, example ito, yung sa model natin, negative 0.02. So, between negative 1 and 1 pa siya, so stable pa yung model natin. Paano pag 5 na? Or 3 na? Di ba? Paano na i-test yan? Ang madaling gawin para i-test yan, graph nyo. Di ba? Kasi di ba, ang idea ng roots, ano yung, saan siya mag-zero? Pag yung y natin 0, nasa siya sa x. Dapat nasa labas siya ng negative 1 tsaka 1. So dito, ang root niya ay nasa labas. So stable siya. Okay. Pero ito lang yung real part, the imaginary part. Tsaka na natin isipin niya. Okay? So yung ginagawa natin na to, itong step to na to, pwede tayo mag-iterate. Kasi halimbawa, hindi tayo natin very stable, hindi re-estimate. Hindi may serial correlation. Hindi kulang yung lags natin, i-re-estimate. So, pabalik-balik lang tayo hanggang masatisfy natin yung mga assumptions. Okay? So, after natin magawa yung model, mag-bounce test na tayo kung meron ko integration dun sa model. So, similar lang to dun sa sinabi ni Tommy. So kung meron daw akong integration, di pwede tayong mag-break sa two-step ECM. So model natin yung long run, kunin yung residuals, tapos short run model. So LDL. Kung hindi, pwede nating tanggalin. Kung hindi ko integrated, pwede nating tanggalin yung long run na variables dun sa LDL model natin. Or pwede nating kung mahaba yung series, at di naman tayo nagtitipid sa degrees of freedom, pwede pa rin kasama. Pero tanggalin natin kasi wala namang ng contribution. Tapos kung indeterminate, well-specified pa rin yung model. Gagana pa rin siya. Okay pa rin yung assumptions natin. So okay pa rin yun. Pero kung gusto niyo talagang check kung may co-integration, kailangan niyo pa rin ibang test. Okay? So paano gagawin yung bounce test? So merong dalawang test, F-test then T-test. Parating F muna bago T. Tapos same yung procedures natin as before, kakalculate natin yung test statistic.
compare natin sa published critical values, merong program sa Stata, yung ARDL, kung na-download nyo, tinetest nyo ng direction. Pinasok na niya yung table. So, dito sa atin, ating gagawin. So, una, re-regress nyo muna yung model, specify nyo yung model. Tapos, ang tinetest diba natin sa co-integration, yung long run relationship. Ang unang tinetest natin, kung yung mga parameters ba ay not equal to zero. So, joint test siya. Kung tatlo yung variables natin, halimbawa, dtax, yung tax mismo, yung outcome variable natin, compensation of employees, tsaka net operating surplus, itest natin siya kung yung parameters equal to zero. So, ito mano-mano to, pero meron tong ano, automatic sa ARDL. Maganda lang natin yung mano-mano para, diba, yung tayo, alam natin kung ano nangyayari sa likod. So, ayan. So, lalabas, chi-square 3 daw, 3.97 yung test statistic natin. Ang problema natin ngayon, yung published table ni Pesaro and Shin ay F-distribution. Okay? Okay lang yun kasi meron tayo parang concordance between chi-square at F. Kung meron kang chi-square na V1 degrees of freedom, divide mo lang para makuha mo somewhat yung malapit na F. Pag malaki yung sample mo, exact yan. Kasi limiting distribution niya yung F. Pero pag konti lang yung sample mo, pwede na rin. Diba? Kaysa wala. Tapos merong iba't ibang table dun sa published, sa papel ni Pesaro and Shin. Meron siyang iba't ibang critical values for no-intercept, no-trend, distribute-intercept, no-trend, distribute-intercept, intercept, no-trend. Dito sa model natin, wala tayong trend. Wala tayong restrictions sa intercept. Kaya itong table na ito, gagawin natin. So sabi natin kanina, ang output niya ay 3.93 in chi-square, na-transform natin to F. So divide natin sa degrees of freedom, 3. So 1.31 yung test statistic natin. Kinuha ko na yung table ni Pesaro and Shin. Yung K dito ay yung total number of variables na ginagamit niya ay k plus 1. So yung k natin, yung tatlong variables, k minus 1, so 2. Anong factor yun? Ano sir? Anong factor yung cookies? Ito sir? Yung k po? Mixture distribution siya sir. So anong factor? Wala sir. So ginawa ni Pesaro and Shin, sinagulate niya sir, assuming na lahat ay I0 or lahat ay 1. So ito yung statistic. So sabi nga ni Ms. Connie kanina, pag mas mataas dito sa I1, makolim, ibig sabihin, co-integrated. Pag mas mababa, walang co-integration. Pag in between, ano ba yun? Ano ba? Hashtag yan pag ano? So pag in between, ano tayo? Lels, kanya. Walang ano sa'yo. Ano tawag yun sa parang David Watson? Yung hindi ka maka-conclude. Conclusive. Yes, sir. Ganun. Masabi, 1.31 yung statistic natin. Yung hurdle rate natin, 4.14. Tapos yung I0 natin, 3.17. Mas mababa yung 1.31 sa 3.17. So walang co-integration. Okay? So pag assuming na ito, co-integrated, pag ito, hindi lang dito co-integrated, stop na tayo. Huwag natin i-push. Kasi wala talaga eh. Sorry, ganyan. Pero kung co-integrated, meron pa isang test. Kukonfirm natin kung may co-integration. So pupunta naman tayo dun sa mismong adjustment parameter. Tapos check natin yung meron t-test naman. So meron siyang dito z, pero da, doon sa test nila Pesaro and T. So pwede na rin kasi distribution yung T magiging Z pag mga sample. So 1.8 daw. Ganoon din ang idea, titest natin. Kung compare sa critical values. So meron din siyang different na tables. So kung no intercept, no trend, unrestricted intercept, no trend, tapos ganoon. So sa
case natin, yung case 2. So dito, meron tayo sabi, -1.8. Tapos, para maging co-integrated siya, dapat mas mababa sa -3.21. -1.8. Isa pang compare natin, -2.57. So mas mataas yung -1.8 sa -2.157. So, do not reject that. Na talagang wala na integration tong series na to. Okay? So, ulitin ko, pag para i-test yung co-integration using bounce test ni Pesaro machine, una, i-test natin yung joint test yung lags and levels. Kung yung mga parameters ay all equal to zero, kukunin natin yung F using yung chi-square ilalabas divided by degrees of freedom. Check natin kung saan ba siya sa model, Pesaro machine. Tapos ito kumpara natin sa published table. Pag mas mataas sa I1 na column, ay co-integration. Pag mas mababa, walang co-integration. But in between, inconclusive. Pag co-integrated siya dito, meron pang confirmatory test. So parang buntis. Meron kang ano. Yung sa bahay, tapos putak sa ospital after. Parang ganun lang din. So, confirmatory, yung t-test naman, no adjustment variable. So, ito yung lag. No, yung autoregressive lag. Yung, lag in levels, no variable na minimodel. Tapos ganun din, check natin kung anong model yung appropriate, yung gamit natin. Tapos ko compare sa table. Dito, pabaliktad yung interpretation. Dapat mas mababa siya sa table ng I1 para maging co-integrated. Or mas mataas dito sa I0 para maging hindi co-integrated. Pag in between, inconclusive. Okay? So, ganun pa rin parang doon sa step 2, paulit-ulit tayo. Paano tayo kung paano mag-work? Kasi ito yung art part ng modeling. Okay? So, next step ngayon, kasi ito, single equations lang. Mag-forecast na tayo. So, using single equations, tapos pag pinagsama-sama natin yung mga models natin. So, questions? Kaya na, kaya na. Pag binigyan na ni Ma'am Pony yung data, kaya nyo na. Kaya na mag-model. Questions? Okay. Wala pang assignment eh. Kaya wala pang question mamaya. Ano yung assignment kasi? Kasi merong paper si Engel and Granger, ang sinasabi niya doon. Kasi nung panahon na yun, puso bar. Diba? So lahat yun, I0, stationary. Pero sabi niya, pag meron kang, pag integrated yung series mo, yung var mo, specified, kasi hindi mo naka-capture yung long-run relationship. So ganun lang, meron lang mas appropriate, depende kung anong klase yung data mo. Depende sa property ng data mo, may model na mas appropriate. Pero meron pang mga bagong papel ngayon, ang sabi, okay lang yun kung mag-forecast ka lang naman yung one step.
similar lang nilalabas. Wala naman masyadong tanda. Sa specification lang. Pero meron ding models na automatic detection din yung bait. Pero pag mga ganong models, usually dapat yung mga bayong bait ka natin. Yung iba, yung DDS, testing ratio. So, bago yung